recipe for today's video tara magluto tayo ng igat or eel. Ang recipe na ito ay adobo sa gata. Alam nyo ba, auntie, nag-search ako kung anong benepisyo ang pagkain ng igat? Ito pala ay may taglay na magnesium, potassium, selenium, manganese, zinc, at iron. At ito pa, mababa din pala ito sa mercury, kaya safe din pala ang mga buntis kumain ito. Bukod pala sa ating mga Pinoy, mahilig din palang kumain din ang mga taga-ibang bansa, kagaya ng Korea, Japan, Taiwanese, at Chinese. Best delicacy din pala nila yan. Kaya pala paborito din nila dahil bukod sa masarap na... dami pang benepisyong makukuha dito. Ilang din naman lutuin. Take note mga ka-auntie ha, lutuin natin ito mabuti. Ang style pala ng pagluluto ay i-adobo muna bago mo ilagay ang gata. Una ay magisa muna tayo ng sibuyas, bawang, luya. Gisahin mabuti para lumabas ang aroma ng mga sangkap na ito. Pagkatapos ng gisahin ay ilagay na itong igat or eel. Huwag kayong matakot, auntie, ha, kung mukhang ahas. Pero hindi yan ahas, mukha lang. Ilagay na natin yung mga pampalasa. Din pala natin ito ng konting tubig para pag kumulo ay maluto agad yung meat. Hindi agad maubos yung sabaw. Ito pala ay binaliktad ko ng dahan-dahan para evenly cook yung meat. Taan ko muna pala ito saglit at umalis muna ako. At hayan, okay na yung pagkakaadobo. In-adjust ko na lang din yung lasa. Para mamaya pag nilagyan ko ng gata ay okay na. Tinikman ko nga din ito at perfect talaga yung pagkakaluto ko. Yummy! Eto nga siya. Wow, yummy!